In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Amen. The peace of our Lord Jesus Christ is the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brothers and sisters, in our spiritual life, we truly need Christ, as a branch needs to remain on the vine. Without Him, we can do nothing. We need Him to reconcile us to the Father. We need His grace and His strength so that we may do good and face the trials and sufferings of life. With this in mind, let us first call to mind our sins as we prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Sa Diyos na kaitaasan, haloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka namin sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Let us bow our heads and let us pray. Almighty, ever-living God, constantly accomplish the Paschal mystery within us,
that those you were pleased to make new in holy baptism may, under your protective care, bear much fruit and come to the joys of life eternal. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, Saul joins the disciples in Jerusalem. Despite Barnabas' testimony, Saul is met with fear and doubt. Because of a death threat, he is sent away to Tarsus. A reading from the Acts of the Apostles. When Saul arrived in Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he was a disciple. Then Barnabas took charge of him and brought him to the apostles. And he reported to them how he had seen the Lord and that he had spoken to him, and how in Damascus he had spoken out boldly in the name of Jesus. He moved about freely with them in Jerusalem, and he spoke out boldly in the name of the Lord. He also spoke and debated with the Hellenists, but they tried to kill him. And when the brothers learned of this, they took him down to Caesarea and sent him on his way to Tarsus. The church throughout all Judea, Galilee, and Samaria was at peace. It was being built up and walked in the fear of the Lord. And with the consolation of the Holy Spirit, it grew in the numbers. The word of the Lord. Thanks be to God. I will praise you, Lord, in the assembly of your people. I will praise you, Lord, in the assembly of your people. I will fulfill my vows before those who fear the Lord. The lowly shall eat their fill. They who seek the Lord shall praise him. May your hearts live forever. I will praise you, Lord, in the assembly of your people. All the ends of the earth shall remember and turn to the Lord. All the families of the nations shall bow down before him. I will praise you, Lord, in the assembly of your people. To him alone shall bow down all who sleep in the earth. Before him shall bend all who go down into the dust. I will praise you, Lord, in the assembly of your people. And to him my soul shall live. My descendants shall serve him. Let the coming generation be told of the Lord, that they may proclaim to a people yet to be born the justice he has shown. I will praise you, Lord, in the assembly of your people. On the second reading, the Christian community will always be known by love. It is by love that this community remains in intimate union with God. A reading from the first letter of Saint John. Children, let us love not in word or speech, but in deed and truth. Now, this is how we shall know that we belong to the truth and reassure our hearts before him in whatever our hearts condemn. For God is greater than our hearts and know everything. Beloved, if our hearts do not condemn us, we have confidence in God and receive from him whatever we ask, because we keep his commandments and do what pleases him. And his commandments is this: we should believe in the name of his Son, Jesus Christ, and love one another just as he commanded us. Those who keep his commandments remain in him, and he in them. And the way we know that he remains in us is from the Spirit he gave us. The word of the Lord. Thanks be to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
praise the Lord. Whoever remains in me will bear much fruit. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I am the true vine, and my Father is the vine grower. He takes away every branch in me that does not bear fruit, and everyone that does, he prunes so that it bears more fruit. You are already pruned because of the word that I spoke to you. Remain in me as I remain in you. Just as a branch cannot bear fruit on its own unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit, because without me, you can do nothing. Anyone who does not remain in me will be thrown out like a branch and wither. People will gather them and throw them into a fire, and they will be burned. If you remain in me and my words remain in you, ask for whatever you want, and it will be done for you. By this, my Father is glorified, that you bear much fruit and become my disciples. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Bilang intro, pick up lines muna tayo. Sagot kayo ng bakit ha? Game na? Parang ayaw niyo. Password ka ba? Hindi kasi kita makalimutan eh. Asukal ka ba? Ang tamis kasi ng ngiti mo eh. Computer ka ba? Ang init kasi ng panahon eh. Anong connection? Wala. Pero sana tayo meron. Yun yun. Connection. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Particularly, ang connection natin sa Panginoon. Dinescribe sa Ebanghelyo kung anong klaseng koneksyon ang kanyang gusto. Na kung papaanong ang sanga ay dapat nakakonekta sa puno ng ubas para mabuhay at mamunga. Ganun din dapat daw ang koneksyon natin sa kanya. Alam po ninyo, habang pinagninilayan ko ito, I realize parang mas matindi pa ito kaysa nung nakaraang linggo eh. Natatandaan ninyo, Good Shepherd Sunday, last Sunday, pinapakita ang relasyon natin sa Panginoon. Siya ang ating mabuting pastol, tayo ang kanyang tupa. Come to think of it, ang tupa, kahit mawalay sa pastol, pwede pa ring mabuhay. At least for quite some time. Pero ang sanga, alisin mo sa puno, patay. Ganong katindi ang gusto ni Jesus na maging connection natin sa Kanya. Hindi basta connection lang, kundi total connection, solid connection. So much so, na po pwede nating sabihin totoo yung isang explanation. Ang Christian, pag inalis mo ang Christ, ang matitira, letters I-A-N na lang. And those letters stand for, I am nothing. Without Christ, I am nothing. Ganon katindi ang dapat na maging connection natin kay Kristo. Ang tanong, ganun nga ba ang ating connection sa Kanya? For us to have an idea, binibigyan tayo ng mga signs ng ating connectedness kay Jesus sa ating mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa ay tampok si Saul na naging Pablo dahil sa siya'y
nagbago nang siya'y makonekta kay Kristo. So, ang unang tanong, meron bang pagbabago sa ating pagkatao? Sa ating ikalawang pagbasa, ay sinasabi naman na ang mga nanatili sa Diyos and vice versa ay sumusunod sa mga utos niya. Pangalawang tanong, tayo ba ay sumusunod sa mga utos niya? Pangatlo, ang konektado kay Kristong mga sanga ay namumunga ng sagana. Tayo ba ay namumunga ng mga mabubuting gawa? At hindi lang basta konting mabuting gawa, kundi maraming mabubuting gawa? At pang-apat, ang atin bang mga panalangin ay natutupad? Dahil yun ang sabi dito eh. Kapag ako ay nananatili o konektado sa inyo at kayo sa akin, hilingin ninyo anuman ang ibigin ninyo sa panalangin, ito'y ipagkakaloob sa atin. So yung answered prayers, mga panalangin natutupad, sign yun na tayo konektado kay Jesus. Kamamatay lang po ng aking inang, ang aking lola, nanay ni mama, hanggang ngayon nakaburol siya. Pagdasal po natin siya. Alam niyo yung kanyang pagkamatay? Answered prayer yon para sa akin. Don't get me wrong. Gusto ko pang humaba ang buhay ni Lola. Kaya lang, nang ito'y ipinagdarasal ko nung una, sinasabi sa akin ng Panginoon, Father, di na pwede. Kukunin ko na talaga siya. Kaya mula noon, yun na ang dinasal ko. Lord, sige, kunin mo na po siya. Bakit ko ipipilit yung gusto ko? Eh, maliwanag sa panalangin ko, hindi na yun ang gusto ng Diyos para sa lola ko. Kaya, nang mamatay si Lola, answered prayer. Ang mga answered prayers ay patunay na tayo'y konektado kay Kristo. Bakit? Kasi kapag tayo konektado sa Kanya, one with Him, siguradong ang hihilingin natin sa panalangin ay yung mga gusto niya para sa atin. So bakit hindi niya ibibigay yung mga gusto niya para sa atin kung yun ang ating hihilingin? Kaya answered prayers eh. On the other hand, yung mga unanswered prayers, kapag marami tayong dasal na hindi natutupad, tapos nagtatampo ka pa, nagagalit ka pa sa Kanya, ibig sabihin nun, hindi ka talaga konektado sa Panginoon sapagkat marami kang hinihiling na hindi niya gusto para sa iyo. So bakit niya ibibigay ito? Kaya unanswered yung prayer mo at hindi mo maintindihan kasi hindi ka sa Kanya masyadong konektado. Kaya hindi mo siya maintindihan. Maiintindihan natin siya. Kahit pa paano lang, kung konektado tayo sa Kanya. And so, those are the basic signs, ha? Siguro naman, familiar kayo sa mga Facebook meme na ganito. Halimbawa yan, ano caption yan? Kung hindi lang tayo ganyan sumakay sa tricycle, wag na lang. O ikalawa, kung hindi lang ganyan ang motif ng kasal, green, wag na lang. O yan naman, kung hindi lang ganyan tayo kasuwit, kasuwet na rin, pawis yan, kilikili yan, wag na lang. Now somehow, Jesus is telling us right now, kung wala lang magbabago sa inyong pagkatao, kung hindi lang din kayo susunod sa mga utos ko, kung hindi lang din kayo mamumunga ng maraming mabubuting gawa, kung marami kayong mga panalangin, ipipilit nyo yung gusto ninyo, wag na lang, wag nyo na lang isipin na konektado kayo sa akin. Konektado man, baka kaunti lang. Sige, tatanungin ko po uli kayo. Hindi na po pick up line ito. Kapag may nagtanong sa inyo, bakit kayo Kristiyano? Ano ang isasagot ninyo? Dahil binyagan tayo? Dahil nagsisimba kayo? Pari ako? Kristiyano na tayo? Dahil nagpapakabuti tayo? Nagkakawang gawa tayo? Nagdo-donate kayo? Naglilimos tayo? Yun lang ba? Sapagkat kung yun lang, kulang! Kung hindi tayo konektado kay Kristo. Yes, mabubuti yung mga yan, pero kung hindi talaga tayo konektado kay Kristo, kapatid, pag nagka-problema ka, hindi ka na magsisimba.
Pag hindi ka na-acknowledge sa binigay mo, hindi nasabi yung pangalan mo, hindi ka napuri, tatama rin ka ng magbigay. Kapag inabuso ka minsan sa pagbibigay mo, kapag minsan naloko ka sa pagbibigay mo, hindi ka na magbibigay. Kapag masungit yung harap mo, magiging masungit ka na rin. Kapag hindi natupad yung hiling mo sa dasal mo, hindi ka na magdadasal. Ganyan ang mangyayari kapag yan lang ang ginagawa natin at hindi tayo totally talagang konektado kay Kristo. Magpaparang mga sanga tayo na tama, may dahon pa rin nakakabit na green. Tama, may bunga pa rin nakakabit pa rin. Pero bumilang ka lang ilang sandali, papangit na rin. Sapagkat wala na sa puno, hindi konektado sa puno. Patay na kahit parang buhay pa. Ganon ang Kristiyanong walang koneksyon sa Kanya. Kapag humarap tayo sa Diyos, hindi natin po pwedeng sabihin, Lord, tanggapin mo ako. Nagsisimba ako. Lord, tanggapin mo ako. Pari mo ako. Lord, tanggapin mo ako. Naglilimos ako. Actually, hindi na tayo kinakailangan magsalita eh. Kinakailangan lang makita ni Jesus ang kanyang sarili sa atin. Yun yung sinasabi ni San Pablo. Hindi na tayo kundi si Kristo nang nabubuhay sa ating pagkatao. Dapat may relasyon tayo kay Kristo. Para sa atin ito eh. Sapagkat, kung tayo may relasyon kay Kristo, nakakabit tayo sa puno, magpapara naman tayong mga sanga na yes, nalagasan ng dahon, nalagasan ng bunga, nalagasan ng tangkay. Sapagkat humangin ang malakas, masungit ang panahon, mainit ang panahon. Pero maghintay ka lang, magkakatangkay uli yan, mamumunga uli yan, magkakadahon uli ng mga green yan. Bakit? Kasi konektado pa sa puno. Kaya kahit parang patay, buhay. Ganun ang Kristiyanong may relasyon kay Kristo. Hindi lang basta reliyon, kundi relasyon kay Kristo. Yes, masasaktan. Yes, mahirapan. Magkakaproblema. Iiyak. Mawawalan, malalagasan. Kahit pa ng mahal sa buhay. Pero hintayin mo lang. Pagkatapos ng quite some time, move on uli yan. Laban uli yan. Simba uli yan. Magbibigay uli yan. Magmamahal uli yan. Magsasakripisyo uli yan. Sasampalataya. Kasi nakakabit sa puno. And we should thank God for that. Kasi nagiging posible lamang yan. Hindi dahil sa hindi tayo bumibitaw, kundi dahil hindi siya bumibitaw. Sabi ko sa inyo kanina tungkol sa lola kong namatay. Lola ko, hindi ko sasabihin, wala kayo sa lola ko! Kasi hindi naman siya katulad mo, mga manang laman lagi ng simba, hindi siya ganun. Mas madala siya sa kuwahuhan, sugalan. Minsan nga, nagkatampuhan pa sila ni Mama. Kasi may patay kaming kamag-anak. Nagmisa ko dun sa bahay. Nadatang ko si Lola. Sa labas ng bahay, nagsusugal. Nagkatampuhan sila ni Mama. Kasi si Lola, hindi tumigil sa pagsusugal. Ang hinahanap ni Mama, Inang, nagmimisi apo mo. Hindi ka man labat pumasok muna at nagsimba. Pinagpatuloy ba pagsusugal mo? Katampuhan niyo sila. Malutong ding magmura si Lola. At gaya mo, natutuwa din kapag laging binibigyan ng pera. But you know what? Ang lakas-lakas ng kutob ko, despite all that, nasa langit ngayon ang lola ko. Bakit? Hindi naman din siya totally bumitaw eh. Faithful siya kay tatang. Mabait siya lalo na sa amin na mga apo niya. Mas nasasaktan nga yata kaming mga apo sa pagkawala niya kaysa sa mga anak niya. At sa mga huling buwan, linggo ng buhay niya, nabawasan na o halos mawala na yung wala na, pagmumura. Hindi na siya particular sa pera. At naging napaka-madasalin na niya. Pero alam ninyo, kung yun lang, kulang. Kasi kahit paano, nakabitaw-bitaw siya ng konti. Kaya sabi ko sa inyo,
may pag-asang magbago, bumangon, bumawi, hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Kanya. Nasa langit ang lola ko dahil hindi siya binitawan ng Diyos. Kaya kapatid, anuman ang pagdaanan natin, ha? Gaano man karaming kasalanan, gaano man katinding problema ang pagdaanan, huwag kang bibitaw. Kasi hindi kanya bibitawan. Tingnan po ninyo, ha? Ang sabi sa Ebanghelyo, bagamat very particular, bear fruit, mamunga nga, mamunga ka nga, magpakabuti ka, magpakabuti ka. Kasama na dyan yung magsimba ka, kasama na dyan yung sumampalataya ka, kasama na dyan yung magkawanggawa ka, yun yung mamunga. Ulit-ulit, napansin nyo ba? Pero ang sabi ng Panginoon sa huli, if you will not remain in me, itatapon ka, susunugin ka. Maganda yun! Kesa ang sabihin ng Panginoon, if you will not bear fruit, ay, madidisconnect ka. Alam ninyo kung bakit na-touch ako dito? Kasi, alam ng Panginoon na darating ang pagkakataon, hindi tayo mamumunga. May mga season na ganon. Hindi ka magsisimba, magtatampo ka sa Kanya, hindi ka magmamahal dahil sa matinding problema o dahil sa masasamang impluensya. Naintindihan niya yun. Darating yung season na yun. Kaya, para sa Kanya, iintindihin niya tayo. Mananatili siya na hindi bumibitaw. Kasi hanggat hindi niya tayo bibitawan, makakaahon ka pa rin naman. Magbabago ka pa rin naman, makakabawi ka pa rin naman, at hihintayin niya yan. So yan ang ipagpasalamat natin sa Diyos. Meron at meron tayong mabalikan. Kasi nga, hinding-hindi niya tayo bibitawan. Sa palagay ko nga, kung meron mang mga mapaparusahan nga dahil nagpakamatay dahil sa problema, ang pinakamatinding magiging parusa nila, palagay ko, ay kapag nakaharap na nila ang Diyos at sinabi sa kanila ng Diyos, yung problema mo, malalampasan mo eh. At pag nalampasan mo, ang dami kong mga magagandang plano sa'yo. Kaya lang, kinitil mo yung buhay mo. Kung mayroong mapupunta ng impyerno, ang parusa sa mga mapupunta ng impyerno ay yung mararamdaman pa rin nila ang pagmamahal ng Diyos kahit nasa impyerno na sila. Pero sinayang na nila. Eh kapatid, again, ano man ang mangyari, huwag tayong bibitaw sa Diyos dahil hindi tayo bibitawan ng Diyos. Pag tayo bumitaw, yun ang pag-iisihan natin ng lubos. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na misang ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. Sapagkat mahal niya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. Sapagkat anak niya ako.
kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong tiringkin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, sa paglalakbay ko sa buhay na ito, hawakan mo ang kamay ko. Hahawak din ako sa iyo, pero hindi ako didepende sa paghawak ko sa kamay mo. Kasi mahina ako. Pag natakot ako, pag namroblema ako, pag nasaktan ako, pwede kong makabitaw sa iyo. Pero habang hawak mo ako, naniniwala ako, makakabalik ako, magbabago ako, makakabawi ako, makamove on ako. Basta ganun lang, Panginoon, pagtiyagaan mo ako. Alleluia! Itutuwid ko rin ang buhay ko. Maglalaan din ako ng mas maraming panahon sa iyo. Iaalay ko rin sa iyo ang buhay ko. Sa ngayon, hindi pa talaga ako handa. Pero hindi ako mawawala ng pag-asa. Hindi ako totally bibitaw. Iaalay ko pa rin sa iyo ang aking buhay. Babalik ang Panginoon upang tayo ay sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi kanya bibitawan ng walang dahilan. Kung lalapit ka kay Jesus, hindi kanya bibitawan dahil ihahatid ka pa niya sa mas mainam na kalalagayan, pastulan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Basta mawawala ng pag-asa, kahit konti na lang, ilaban mo pa. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparana sa unang-una ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggang. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived with the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Offertory. Itong puso na nalangin.
pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Sisters and brothers, that our sacrifice, our prayers, may become acceptable to God's loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy Church. O God, who by the wonderful exchange effected in this sacrifice have made us partakers of the one supreme Godhead, grant we pray that as we have come to know your truth, we may make it ours by a worthy way of life, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation at all times, to acclaim you, O Lord, but in this time, above all, to laud you yet more gloriously when Christ our Passover has been sacrificed.
For with the old order destroyed, a universe cast down is renewed, and integrity of life is restored to us in Christ. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with the angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they acclaim, Holy, 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 holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it. For this is my body which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Let us proclaim the mystery of our faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Jesus, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our heads. In silence, we pray for our departed loved ones. Please include Lola Loleng, Senny, Amang, Nene, Paulina, Miguela Arsenio, Sir Juan, Chongaso Maria Jose, Somi Joselito, Corio Elsie, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of La Salette, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ngayon ng araw.
sa amin at huwag mo kami ipain tulot sa tukso at ihadya mo kami sa deliver us. Lord, we pray from every evil. Graciously grant peace in our days. And by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with yours. Let us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Behold Jesus as the Lamb of God. Behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Sure.
Let us pray. Graciously be present to your people, we pray, O Lord, and lead those you have imbued with heavenly mysteries to pass from former ways to newness of life. Through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen na Lazarus, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik-loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kami, mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luha'y pumatak. Huwag namang mawala na sa Isa'y ang iyong paghihirap. Ilingnawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparunting kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay
tuluyang matupad siya. Mahal na biruin ng lasal at tagapagkasunod ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kaming mga dumudulog. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay, pagsama sa misa at sa inyong mga pagtulong. Maraming maraming salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. Bow down for the blessing. May the weakness of your devoted people stir your compassion, O Lord, we pray, and let their faithful pleading win your mercy, that what they do not presume upon by their merits, they may receive by your generous pardon, through Christ our Lord. Amen. And may the blessing of the Almighty God, the Father and the Son, and the Holy Spirit come upon you and your family and remain with you forever. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Salamat po. Baka may pabiblesan po ka.